Bilang paghahanda pa rin sa eleksyon 2022, itinago na sa vault ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang gagamiting source code sa eleksyon. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Nakatago na sa vault ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang source code para sa transmission router na gagamitin sa eleksyon 2022. Nauna nang itinago sa vault ng BSP ang source codes para sa election management system, consolidation and canvassing system, at vote counting machine gaya ng itinatakda ng batas. Ang source code ay ang human readable instructions na nagdidikta kung paano mag-ooperate ang isang makina. The safety and security of the source code is vital to the credibility of the elections on May 9. As such, we are grateful to the BSP for holding the source codes in escrow until election day. Lahat ng source codes na ginamit mula nang i-automate ang eleksyon noong 2010 ay nakatago rito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi pwedeng basta-basta ilabas ang source codes. Ang source code na itinago ngayon ay para sa pagbato ng resulta ng botohan. Ilang beses itong inayos para masigurong hindi mauulit ang nangyari noong eleksyon 2019 kung kailan 7 oras na naantala ang paglabas ng resulta dahil na-overwhelm o misulang nabulunan ang sistema sa dami ng datos na ibinabato rito. Sabi ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo na chair ng COMELEC Steering Committee na punong abala sa paghahanda sa eleksyon, final testing and sealing na lang daw ng mga VCM ang kailangan para makumpleto ang kanilang paghahanda. Isinasagawa na ito sa ilang lugar sa bansa. Doon natin makikita kung may mga defective VCMs tayo. So lahat na po ng ating mga vote counting machines and our official ballots were already delivered doon sa mga area. Nasa 70% naman ng voter information sheet ang na-deliver na sa kada botante. Patuloy rin ang pagdating ng local absentee voting ballots sa COMELEC. Itatago ang mga ito sa isang kwarto sa COMELEC na laging bantay sarado bago bilangin sa May 9. Tina Panganiban Perez, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.